Therefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Okay na po muna yan. Sabi dito sa 21, and receive all with meekness the engrafted word which is able to save your souls. Let's pray. Maraming salamat sa salita, Panginoon. Again, kami matututo from this. Makinig kami, matuto. Mag-isip, Lord, ng patungkol sa inyong mga gawain, especially for our team. Coming, Lord, na seminar, Panginoon, able to save. You are able to save, and we are also able, Lord. Kaya namin ito, at kung hindi, Lord, pwede kami train, pwede kami mag-aral, sumama, mag-obey, even di pa marunong mag-pray na yan dahil po, Lord, ang aming seminar. Ito po yung aming tulong na rin, Panginoon, sa iba rin kung sakali, Panginoon, mayroong iba dyan. I believe, Panginoon, maraming gusto maglingkod sa'yo, pero madalas, Lord, eh, hindi lang sila feeling able, Panginoon. Hindi nila kaya, feeling nila, or hindi pa sila na-train, or minsan nalilito din sa mga dami na ng kasinungalingan, or marami rin po, Lord, na bagay na nakalito, Lord, sa kanila. So, I pray na kami po makatulong sa kanila. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kaya po lahat. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Okay, sabi dyan, receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. The title of the sermon is Able to Save. Okay? Subtitle, Being a Soul Winner. Okay? Pero pinakaano talaga natin doon? Able to Save. Okay? Si Pia ba nag-share na rin? Nag-isa? Nag-talk ka na rin? Ikaw na yung nag-share? Hindi pa masyado. Minsan, magbata. Okay, kaya naman eh. Magbata, di ba? Si Stephen nga, nag-share po. Ang babait ng mga bata, nakaganyan lang eh. Eh, Stephen, parang ano ba? Okay, so kaya natin, pero nung hard case, kaya pa rin yan. Okay, so yung pag-aaral natin ngayon is how to be a soul winner. Title ito is able. Pag sinabi able to save, ano able? Ha? Kaya, no? Pag sinabing ability, do you have ability? I have the ability to talk. Okay, I have the ability to ride a bike. Ngayon, pag sinabi ability, able, may kakayanan ka. Okay? So, unang bagay, no, define muna natin yung soul winner. So, sa church natin, siyempre, alam natin to. Pero for the record, tsaka sa mga bata, okay? Ano ba yung sabi ng soul winner? Anong win? Pag sinabing win, panalo. Pag soul, kaluluwa. Ano yung soul winner? Soul winning. Okay? Yan ay ginamit sa Proverbs 11. Diba? Sikat dapat sa atin to. Ito ay actually hindi ginagamit ng marami. So pero kung di ko nagkakamali, talagang nagpasikat daw nito is si Jack Hiles. Okay? In terms of preaching the gospel, bakit soul winner? Kasi sabi sa Bible, the fruit of the righteous is a tree of life. O nga naman, pag ikaw ay taong righteous, anong ginagawa mo? Marami, syempre, masipag ka, magawa ka na mabuti. Pero ano talaga yung ibubunga mo? Itodo mo na yun. Pag ikaw na yung pinaka-godly na tao, sabihin natin ganun. Anong bubunga mo? Siyempre, may matutuwa sa'yo, may paglilingkuran ka. Pero ano talaga yung pinaka-importating bunga mo? Di ba? So, another soul na righteous din. At sa Bible, walang matino, wala kahit isa. Walang matuwid. Pero actually, meron. No? Yung Romans 3:10 at 23, ginagamit natin sa mga unbeliever, mga hindi na share pa ng gospel, hindi paligtas. Pero mayroon talagang righteous, sabi si kay Job, he is a just man. And what does he do with evil? Sabi, tayo rin, madalas tayong, ano dito, mga righteous tayo, holy, holy brethren. Ano sabihin nyo? Kasi nga, yung pag naligtas ka, meron kang righteousness, at yung righteousness na yun ay si Kristo. Ibig sabihin, dahil tinanggap mo siya, nasa iyo na si Kristo ngayon, na si Kristo ay righteous. The Lord Jesus is righteous. Wala siyang kasalanan. Ngayon, na-impute sa atin yung katuwiran niya. Ang tingin sa atin ng Diyos ngayon, matuwid din tayo, just din tayo.
Okay? Kaya ngayon, pag tinuhog mo lahat yun, pag ikaw'y righteous, mamumunga ka, at sabi dito, ikaw'y parang puno. So, ang puno, saan ka nakakita ng isang puno na mapay, tapos isa lang bunga niya? Namunga, isa, tapos patay. Hindi dadami yung puno. No? So, lahat ng puno, alam ko, ay maraming bunga, okay? So ngayon, yung pinag-usapan kanina, pag soul winner ka, preacher ka, may naligtas na isa, mayroon na namang isa. Posible yun at dapat ganun ang soul winner. At para kang isang tree of life. Okay? Kaya sinabi dyan sa bandang uli, and he that winneth soul is wise. So alam niyo yung Proverbs, di ba? Madalas ay ini-equate yung dalawang bagay. So, parang nire-define niyo yung isa, lilinawin niyo yung isa, tapos ipapasok niyo yung isang idea. So, kung ano yun ang idea nung first part is, ang isang matuwid ay nagbubunga katulad ng isang puno ng another righteous fruit. Siyempre. Tapos sinabi sa bandang uli, that he that winneth soul is wise. Ibig sabihin, yung wise dyan, yung righteous. Yung bunga dyan ay, ano? Sa second part. Souls, okay? E paano kung magbubunga na soul? Manganganak ka. Pwede rin yun. Pero, in terms ng righteousness, di ba? Magiging soul winner ka nga. Yun, alam na natin yung term na yun eh. Yung iba kasi baka hindi alam. Pag may naligtas sa resulta ng iyong pag-preach, in-explain mo yung gospel, tumanggap sila, sila iligtas. Okay? At sila ay sinasabi natin na win mo yung soul. Ngayon, may sinasabi niya sa Bible na you can win your brother. So, iba naman yun. Pag nag-away kayo, nag-fall away kayo, okay? Alala niyo yung term natin sa Exodus, sa Genesis. Pag sinabing fall away, ibig sabihin nun ay nag-away. Okay? Ngayon, pag na-regain mo yung kapatid mo, dati mo na siyang kapatid, nag-away lang kayo, so na-win mo rin siya. So, ang ibig sabihin, na-win doon yung fellowship. Pero dito, pag na-win mo yung kaluluwa, hindi mo kaano-ano, pero naligtas siya, ang ganda nun. So, tawag doon ay soul winning. Okay? So, yan ay napaka-biblical na term. Kaso nga lang, hindi maarok ng iba. Kasi nga, nila ginagawa. Ang church sa kanila, parami dito, may anak ka, yan, sa church na natin yan, binyagan yan. Ikaw ay Catholic na, ikaw ay ganyan. Ganun sila dumadami. So, programa, programa, o gusto nyo ba dito sa church? O, dito na kayo. Ano yun? Wala sa Bible yun. Sa Bible, iligtas mo sila, no? So, magitan ng salita ng Diyos at ang Diyos ang mag-iligtas, si Jesus. Okay? So, yan ang soul winning at ano yung gusto kanina, yung ability naman. Okay? So, nabanggit ko kanina, mayroon tayong ability, mayroon tayong disability, mayroon tayong mga hindi kayang gawin. Okay? So, ano mo hindi natin kayang gawin? Ligtas mo lahat ng tao. Okay? Mga pelikula, ganyan eh. Kaya, ang ganda, bakit yan nanood doon? Kasi, nakita ko, paano niya niligtas ang buong mundo? Pero, pag ilang beses mo kalokohan to. Diba? Isang tao, minsan isang babae pa, di ba? Kaya mga babae na na-empower ako kay Wonder Woman. Niligtas niya ang maraming tao. Eh, wala yun. Hindi pwede yun. Okay? Hindi mo kaya. Tayo ay makatotohanan dito, practical. Mayroon tayo mga disability. Okay? May nabanggit ko kanina sa inyo. Punta na tayo doon, ha? Sinong magaling dito sa kung saan? Sinong magaling si Brother James? Nainggit ako kay Brother James sa magluluto. Hindi pa ako marunong yan eh. Daddy, sa magaling. Si Daddy rin, minsan nainggit ako eh. Tandaan na, malakas pa. Halos lahat alam. Kaya ako minsan, nakikigaya-gaya rin ako. Minsan natututo rin. Okay? Si Pia, sa magaling. Yung talagang ano mo, yung oh, magaling ako dito. Ay, nakapigil sana. Nang story, wow, dahil mayaman dyan, no? Kasi iba, fiction naman. So, basta yung totoong story, ha? Yan. Okay, so magaling din yan, eh. Pero sakali lang, ha? Ako, yung pelikula, maganda rin sana kung magagamit natin ng maayos. May mga talented na, ano, ganyan, may mararating yan, eh. Ano pa? Na may mga kaya tayong gawin, may ability tayo, pero mayroon tayong diaya. So, iba sa atin, katulad ko, di ba ako magluto? Takot akong gawin niya kasi ka, feeling ko sayang ang pagkain. Hindi kakainin. Pero pwede kong pag-aralan, di ba?
So yun ang ability, nakuha nyo na yun. So ngayon, may points lang tayo dito, may 5 points tayo dito. Ang objective natin, magkaroon ng mas marami soul winner at mga yung mga soul winner na maging mabuti pa. Yan ang gagawin natin sa ating seminar. Ngayon, parang more on ito yung mga reason. Ba't natin kailangan gawin to? Ba't natin kailangan maging soul winner? At kahit din, parang hindi natin gaya kasi parang napakahirap nga. Nung bagong usyano, parang ganun eh. Paano mo gagawin yun? Eh, ang tao eh. Sari-sari utak nga eh. Paano mo umpisahan, di ba? Eh, yung mga bata ngayon, ilang, kaya maganda pag sumasabang kayo sa soul winning, kahit hindi kayo, hindi pa kayo nagkasalita, ano na kayo, ma-observe nyo yan. Observe and then absorb. Stephen, parang ganun. Kahit paano, nakikita niya na, ah, ganito pala yan, ganito pala yan. Pag pinag-usapan sa church, sa preaching, yun na alam mo na, at least. So, ang meaning gusto nyo, minsan mahirap yan, nasa points natin yan, okay? So, number one, ay, kung mapansin natin yung ating text, balikan natin, sabi doon ay, sabi sa verse 18, maibasa nyo. Ay, hindi po yan. Sa James 1. James 1, sabi dyan is, of his own will begat he us with the word of the truth, with word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. So, anong sabihin yan? So, number one point is God wants to save. Sabihin nito, marami bang gusto ang Diyos? Marami siyang gusto ang gawin. Lahat ba ng gusto niya nangyayari? Lahat ng kalooban ng Diyos nangyayari ba? Hindi. Okay, very good. Hindi, di ba? Yung mga Calvinist, lahat eh. Kahit kami dati, medyo naano si Pastor dyan eh. So, obviously naman, hindi naman nangyayari. Eh, gusto ba ng Diyos na may impyerno? May maraming gusto ang Diyos na hindi nangyayari. Kaya ngayon, itong pinaka-topic natin, kaligtasan ng kaluluwa, gusto niya lahat maligtas, pero hindi nangyayari yun lahat. Hindi lahat naliligtas. Minahal niya yan, pero hindi tayo Calvinist na maliligtas yan. Sigurado. Isa yan sa, ako, the last ko narinig yan kahit sa mga Baptist churches na hindi ko maintindihan bakit ganun. But pinoformos niya isang bagay na yung logical part ng utak ko ay hindi absorb eh. Ngayon kung rhetoric at rhetoric yan, kaya ko yan. Ibig sabihin, may ano, at naintindihan ko naman yun. Naalala niyo yung sinasabi ko dati, di ba, yung, right, si Stephen. May sinasabi sila na, treat a person what he what you want him to be, and he will grow up to be like that. Kunwari, ay, matalino ka, matalino ka. Uy, may naisip ka, ang galing niya kahit hindi tama. Ang galing niya na. Tatuhin mo lang daw siyang ganun. Hindi tama yun, di ba? Pero yung iba, naluloko naman. Nag-iisip na matalino, hindi naman pala. Okay? Hindi tayo ganun, okay? So kaya sinasabi natin yung mali, sinasabi natin yung tama, and then, sabi sa Bible, train up a child in the way that he should go. So, intrinsically means, na alamin mo muna kung teacher ka, alamin mo yung way na yun. Ano ito tuturo mo sa kanya? Alamin mo yung way. Pag-trainin mo siya doon sa way na yun, kung ano man yun, dito siya lalakad. Sabi doon, hindi siya matututo, yun ang gagawin niya sa buhay niya. Kaya importante sa atin na alamin natin yung way. At ang way ng Panginoon ang the best. Kaya sabi dito, of his own will, ginusto ng Diyos na tayo ay maligtas. So, ang natin dito is, ang point natin dito is, gusto ng Diyos na maligtas. Maligtas lahat. Ang topic natin, soul winning, gusto ng Diyos ng maligtas lahat. Again, ito sa isang mga dahil na nagpastor ako eh. Kasi, kahit dati, practical thinker na ako eh. Hindi ko kaya yan. So, ang result ko, syempre, kayo na lang. Pero nung naintindihan ko na pwede kang gamitin mightily, especially pag medyo bumukod ka rin, mayroong pinakita ang specific sa iyo ang Diyos, na iba ayaw gawin, anong gagawin mo? Okay na yun, sige, sulod na lang ako. Kahit sinasabi ng Diyos, iba. Okay? So kaya, yun. Yung nasa na yung 700 na plus na naligtas na yun, kung wala tayo dito, amen? Amen. Yeah, pwede kong gawin, hindi pa rin. Oh, hadlangan ako minsan sa discounting ng iba eh. So yun nga, naano tayo kanina sa ano, di ba? Sa gusto ng Diyos, hindi nangyayari lahat. At kung i-emphasize sa preaching na mangyayari ito dahil gusto ng Diyos, amen! In the back of the mind of the people, ha? Ano mangyayari yun?
Nakikita nyo ba yan? Meron tayong responsibility. Gusto to ng Diyos. Mangyayari ba yun? Maraming mangyayari sa iba. Kasi yung ibang tao, sumunod sa Diyos. Isa sa buhay mo kaya. Mangyayari kaya na maraming maligtas? Kung ikaw hindi ka susunod, malamang hindi. Kaya yun ang una natin tingnan. Dahil gusto ng Diyos na maligtas ng mga to, dapat tayo maging soul winner. At dahil ginusto niya tayo yung maging soul winner, anong gagawin niya sa atin? Kung ngayon hindi natin alam, we are not able na maging soul winner, sigurado, God will enable us. Diba? Kasi gusto niya yun eh. Tama ba yun? For example, ako, na, gusto kong talagang may mag-ano. Gusto kong umain. Eh, kunwari, si Stephen. Wala tayong pagkain. Oh, Stephen, bili ka doon. Ay, ano eh, mahal pala yung ano eh, pera eh. Ito lang yung budget natin, kaso gusto kong kumain, pero hindi makabili Stephen kasi wala, kulang. So, kung gusto ko talaga na kumain, ano gagawin ko? Bigyan ko ng more, di ba? So, hindi, mahal pa rin. Eh, kung gusto mo talaga, you will enable yung sino mo inutosan mo. So, yun ang idea dito eh. Gusto ng Diyos na maligtas ng mga to, anong gagawin natin? Maniwala tayo sa Kanya. Na kahit ngayon, hindi pa tayo able. Or sabihin natin, able. Medyo, parang alam ko na, yung mga bata, di ba? Si Stephen, nakukuha ko na. Pero takot ako pag nakatapat ko, matanda. Anong gagawin ko doon? Di ba ka muna pumili ng matanda? Okay? So, hindi naman ang prinsipyo natin, unang nakakasalubong ko, sesyaran ko. Hindi naman ganun eh. Pag-pray mo, tansyahin mo. Okay? So, yung mga iba, alam nyo na, may mga aso, hindi na natin inaano minsan, di ba? Kasi ang hirap. Yung ano pa lang, talaga sisigaw ka na. Saka kaya nga may aso yun, ibig sabihin, yung mga tao kayo, ayaw na yung istobo eh. Takot sa ibang tao, anyway. So, yun lang. So, God wants to save. Sabi dyan, of His own will, He begat us. Kung tayo ay niligtas, ginusto niya yun, eh gusto niya yun, maligtas tayo. So, gusto niya rin maging soul winner tayo. Amen? Amen. So, malinaw yan, hindi tayo Calvinist. Okay? He has, sabi doon, He has, sa ating pinagkatiwala, is committed unto us, the ministry of reconciliation. So, ang mga tao ngayon, mga Kristiyano mag-preach, hindi siya, nasa langit na siya. Tutulungan niya tayo. So, number two, God saved us first. So, yun din yun. Sabi dyan is, the same verse, of His own will, begat He us with the word of truth, that we should be a kind of first fruit. So, ano ibig sabihin ng first fruit? So, makikita nyo sa Bible nyo, di ba? Nakikita nyo one word lang. Pero compound word dyan, obviously, yung first is una, yung fruit is bunga. Pag tinawag nyo yung first fruit, ano ibig sabihin nun? Unang bunga. So, kung si nanay, ang first fruit ni nanay is? Stephen. Stephen, kami, dalawa. Yan ang aming first fruit. So, sa mga hayop, ganun din. Ang isang babaeng animal, ang hayop, ang kabayo, kung ano naman yan, merong una. Ibig sabihin ba nung una na yun, na pag binigay mo sa Panginoon yun, ibig sabihin ba nun na wala ka na? Naalala si Sarah? Oh, si Hannah pala, sorry. Tama ba si Hannah, anak, nanay ni Samuel? Ayan. So, alam nyo si Hannah, di ba? Barren siya. So, talagang hiningi niya, Lord, gusto ko ng anak. Di ba? Blessing ang anak. Pero pinangako niya, bibigay ko sa iyo yan, Panginoon. E so, wala na ba si Hannah? Hindi. Pagkatapos nun, sunod-sunod anak niya. So, ganun din tayo sa tabaho man yan. Di ba? Unang tabaho, unang sweldo. Ay, bibigay ko sa Panginoon. Ay, sayang naman. Hindi. Di ba? So, ganun naman, tayong naligtas tayo, okay? Especially itong mga first century Christian. No? Pero actually, hindi lang. Yung mga Old Testament Christians or saints, okay? Sila yung mga naligtas din, nagpatuloy sila, di ba? Pero ngayon, especially New Testament, eh grabe na yung preaching talaga. Malinaw na si Kristo, namatay na, para sa kasalanan natin. Napakalinaw niyan. Puproklama mo na lang yan. So kaya itong sinasabi ni James, sinasabi niya dito, nung tayo naligtas, parang, no? We're kind of first fruit. Na parang naligtas din tayo, tayong una, first century Christians. Kaya ngayon, dapat tayo, sila daw ay maging, ano daw?
Anong pagkatapos ng first fruit, may mga kasunod. So, tayo yung unang naligtas, eh, huwag naman tayong, o tayo na yun. Tayo na lahat ng ligtas. Hindi ganun. Magbunga pa tayo. Amen? So, yun lang yun. So, God wants to save us. Number two, God saves us first. Hindi ko maano yung ano eh, gusto ko sabihin, pero tingnan nyo na lang, God wants to save. Ibig sabihin, i-enable nyo yung mga tao niya, gusto niya, mangyayari yan. Hindi lahat ng pagkakataon, hindi sa lahat ng tao, pero mangyayari yan sa'yo kung sumunod ka. Okay, yun yun. The number two, God save us first. May duda ka nagliligtas ng Diyos, eh, ba't ka ligtas? Huwag ka magduda, ligtas ka nga eh. Diba? Niligtas ikaw. Kung ligtas ka, pwede niyang iligtas yung iba. Huwag kang matakot na hindi, baka di sila maligtas. Ikaw ko yun kahapon, dahil tumatanggi, eh, mga Muslim pala karamihan doon. Natatakot, sabi ni Stephen eh. Ang dami tumatanggi sa atin. Minsan di tayo pag may mga lugar na ano eh. May mga lugar na receptive eh. Naalala ko doon sa ano. Walang tumanggi sa atin doon eh. Minsan eh. Ganito tumatanggi, yan. So, huwag kang magduda na magliligtas ang Diyos dahil ikaw ay ligtas din, okay? So, God wants to save us. Number two, God saved us first. Then, number three, ito na yung ating pag-uusapan. So, dahil minsan ay pwedeng maging mahirap, okay, again, itong James 1, ay ito'y mga practical advice sa mga Kristiyano at that time. Okay? Pero sinasabi dito, pwede natin pagkuhaan ito ng ating team. Sabi ito, wherefore, my beloved brethren, let everyone be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Anong sabihin ito? Paano natin re-relate sa team natin? Sa soul winning, ano, pinag-aaralan mo at actually ginagawa mo na, minsan, anong nangyayari? Like, na-reject ka ng napakaraming beses, nabastos ka pa, pinahabol ka pa sa aso, huwag naman. Ano yung natural na mangyayari sa inyo? Magagalit, di ba? Ay, naramdaman ni Daddy. Minsan, nakakasabi si Daddy, itong mga to. Bahala sila. Kasi nga naramdaman mo. Ginagawa natin sila ng mabuti. Ang ganda ng plano natin sa kanila. Tapos babastusin tayo, di ba? So, natural yun. Ngayon, dito sinasabi sa atin na pwede natin pagguhaan. Though hindi ito yung primary application. Pero pwede rin. Pag ikaw ay soul winner, isa sa mga dapat mong gawin is slow to speak, slow to that, swift to hear. Okay? So, sinong gusto maging soul winner dito? Joshua, gusto mong soul winner? Gusto mo ba maging soul winner? Ligtas ka na ba? Ha? Nasa Peter, ligtas ka na ba, Peter? Gusto mo maging soul winner din? Ha? 8 years old lang daw. Ano na? 8 years old pa daw siya. Ano? Paglaki mo. Okay, pwede na yan. Kaya nga na pinag-uusapan ngayon, maliit pa kayo, 8 ka pa lang, Joshua 10. Gusto mo maging soul winner? Ligtas ka ba? Gusto mo maging soul winner? Hindi mo kailangan maging pastor agad eh. Diba? Mahirap pa yun, marami pang nakaduktong dyan eh. Pero soul winner lang, diba? Parang si Daddy ngayon, sumasama-sama lang siya. Pero pabila, pag ilang tatlong taong ka na sumasama, gusto mo, ako na. Hindi ka na mapayag ito man. Diba, Stephen? Gusto mong i-soul winner? Ha? Amen. Yan. Yan. Nag-aaral yan eh. Si Jana, gusto mong maging magaling na soul winner? Hindi lang soul winner, di ba? Magaling na soul winner. Yan. Kaya ngayon, sabi dito sa atin, pag dumarating yung mga pagkakataon na babanas ka sa either sa kasama mong soul winner, minsan dati kami ganun eh. O sige, usapan natin ganito. Biglang late or biglang wala. Ba't sumakit yung ano ko eh? Kung ano sumakit sa akin eh. Kasi nakakasal, di ba? Aminin natin. Kasi isa sa mga matinding discouragement sa atin, yung pag naasal ka. Okay, nagalit ka, basically. Kasi sabi ni James dito, ng Panginoon, to James, sabi dito, be swift to hear. Kung gusto mo ngayon maging soul winner, Stephen, Joshua, Peter, di ba? Na ano, yung mga soul winner na pero gusto pa mas maging magaling. Ano yung swift to hear? Mabilis, makinig. Hindi ba yun? Eh, pag nagsalita si Pastor, kinig natin lahat yan. May mas mabilis pa bang kuminig? Sinusundan. Oo, sinusundan. Very good. Tsaka hindi lang yun. Hindi ikaw yung tutulog-tulog. Service na naman. Anong mode mo na? Dapat listening mode ka na. Di ba? Parang kanina.
Natulungan si Jana mga ganun, table tennis eh. Totoo yung natatawa si Jana kasi gaganyan. OA naman yan, pero ganun talaga yun. Kasi pag magaling na yung ano, hindi mo alam kung sa kaliwa, sa kanin. Hindi mo alam kung anong twist niyan. Pectus kaya nakaganyan nga. Andito yung ano mo, si ano naman, si Peter, nakaganyan yung ano. Okay, table tennis tayo. Uy! Eh, kung dito na yung rakyeta mo, di ba? Oo. Oh. Misa, si Bob, pinaluhan ako yun. Puk! Ganun lang ako. Ready, swift to hear. Ready, ibig sabihin nun, ready mind. Ready ears. Okay? Hindi, parang di ano sa akin yung topic ngayon eh. Nakinig ka lang. Yung sabi ko sa inyo. Nakinig ka lang. At sabi dito, yung ano lang kanina, pag yung mga discouragement na nagagalit, di ba? Slow to speak. Eh, dapat pala para akong si ano, Kuya Cesar ba hindi? Ang panahon natin, tama yun? Hindi. Kuya Cesar ba yung magandang, hindi ganun ha. Ibig sabihin itong slow to speak, slow to rap. Ibig sabihin, kasi tayo, pag tayo pinagsalita ng masama, ano, banat ka rin agad, salita ka rin agad. Diba? Yun ang taong normal na, hindi spiritual na. Ngayon ito, Stephen, tinuturuan namin, huwag ka sasagot. Mga bata, alam ko may emotion ka, may utak ka rin. Pero pag instruction time, makinig lang. Swift to hear. Makinig ka. Hindi lahat ng pagkakataon sa isang linggo, ilang beses ba kayo nakikinig ng preaching, ilang oras ba? Diba? Karami niya, mga basura na nga yung pinakinggan niyo eh. Huwag naman, sana. This special to pag preaching time. Okay? Ganun din sa inyo. Yung pinag-aaral natin, pinaka-importanting bagay sa buhay ng isang Kristiyano, soul winning. Okay lang, lilipad muna yung utak ko for how many minutes. Pag gumaganyan na si Pastor, sakala ko makikinig. Hindi ganun, kahit naganyan lang, makinig ka. Ano ba na? Ano, kailangan gusto mo. Itignan ko kami sarili ko sa recording, mukhang tanga minsan eh. Ibig sabihin ba nun, titigilan ko yun? Hindi, kasi nga, minsan, doon kayo nakukuha eh. Pero kung matalino ka, na may pasto tayo nag-face ito, guest preacher, medyo matanda na, hindi ka na makikinig, lalo ka na makinig, yung tumanda sa ministry yun, bawat salita nun, bawat pahiwating nun, importante yun. Kaya swift to hear, amen? Kailangan natin to, maging soul winner, tapos ang bagal mo makinig. Sabi nila, attention span daw ng tao, 10 minutes lang. Improve mo. Ako, nakuha ko, improve mo yung ano. Lalo pag pastor ka, nakita ko si pastor, kausap dito, kausap kanina, ay pastor, may kausap na naman. Hinap dun, sa taba, ganda yung mga boss, di ba? Mamaya sana kapag ginagawa mo. Ngayon, mga bata, so ganun din sa preaching, makinig kayo. At sa pagbabasa, nagbabasa ka rin. Isipan mo yan. Okay, so it goes together. Okay, nasa isang verse lang yan eh. Kaya pag sinabi, swim to here, isabihin nito, kahit kinakagalitan ka na, nagagalit ka na, yung sinosolve ko kahapon, makinig ka lang. Alamin mo kung saan siya nanggagaling, bakit siya nalilito. Lalabas siya sa bibig niya. Magmamanifest yan. Ah, kaya pala nalilito to. Ito mga pinakinggan niya. So ngayon, alam ko na yung next na discarte ko. Hindi ko kailangan magalit. Diba? Kayo din, hindi kayo kailangan magalit. Pinagalit ako ni nanay, galit din ako. Hindi, makinig ka, pakinggan. Bakit kaya sa galit? Eh, maling-mali palang ginawa ako eh. Sabi, bantayan ko yung kapatid ko. Yung kapatid ko, kumakain na ng pupo dyan, kung ano man yan. Diba, galit talaga sa'yo yun. Diba? Okay, so ganun ha. Swift to hear. So, pagdating sa pag-aaral ng soul winning, makinig ka. Importante, hindi mo kuha yan ng ano lang, relax, relax. Ang statistic daw ng mga ano ngayon, kahit mga Baptist, obviously mga kulto dito, malaki sila eh. Kung ito yung Christianity, 2. something billion kunwari, eh marami diyan Catholic siguro, kalahati. So lalong hindi soul winner yan, hindi nga ligtas, ang ligtas siguro diyan mga 0.01%. Konting-konti lang yan, yung mga natsambahan lang. Tsaka yung mga na-win natin nandun pa, okay? Ngayon tayo sa mga Protestant, konti pa rin yan. Mga Baptist na lang. Ay, yan ang tamang kaligtasan. Ilan dyan na nag-go soul winning? Yeah. Ng konti po, mga gendo lang din. Yung malaki, minsan, mga worker nga, na ano ko lang sa inyo eh. Isang church, ang mag-go soul winning, yung worker. Tabaho niya yun eh. Mali, ang pangit nun. Ulang na lang, magiging ano tayo. Kumikilos tayo dahil bayaran tayo.
Kaya ang ganda nga ng baptism ng pastor, hindi bayaran. Yung lagi na ano ni pastor sa amin eh. Sa ibang baptist ganun, di ba? Alam mo yun ba, di ba? May board of deacons. Sila yung nagpapasweldo. Ayaw na namin sa pastor na yan. Iba yung sinasabi. You're fired. Ganun sila. Walang kwenta yung pastor doon. Hayo tayo. So, binabayaran yung pastor. So, ibang baptist na maayos naman, yung sa soul winning, pag natin sa soul winning, ganun. O, sige, worker ka dito, mag soul winning ka every week. Every day. Bayaran ka lang. Gusto nyo ba ganun? Di mas maganda yung sinabi ni Paul na gusto niya nga, habang nagtatrabaho siya, sige, trabaho lang. Gusto ko yun, hindi ako binabayaran. Ano sabi ni Paul? Maganda, siyempre may blessing, pero hindi ka asa doon, amen? So, buta tayo, buta doon. Kasi nga, huwag kang magagalit. Pag-aralan mo yung, ano po, yung soul winning, kasi kailangan natin lahat yan, amen? By the way, tatalino ka ba ng soul winning, alam nyo ba yan? Ako yung taong, hindi ako people-oriented eh. Pero natutunan ko ito, ang dami kong bilis ang natutunan ko sa tao. Nakabasa ko yung tao. Na-apply ko sa tabao. Anyway. So, next is, ito naman yun. So, ang pinaka-takeout natin dito sa point number 3, pag nag-aral ka ng soul winning, mabagal lang, okay lang yun minsan. Yan nga, sumama ka soul winner, marunong na siya, ikaw hindi pa, so, sama ka lang, makikita mo yan. Makikita mo yung pattern. Okay, so, number 4 is Jesus, the Word of God. That's the saving. So, nasabi natin dito, sino ba yung talaga nagliligtas? Title natin, able to save. Diba? Sino ba yung nagliligtas? Obviously, ang Diyos, Ama. And sabi din dito, ang Diyos, Anak. Okay? He is the Savior. Diba? Jehovah Savior nga eh. Pero, sige, siya na lang magligtas. Ganun ba? Hindi. Ang next point natin is tayo nga rin yung gagamitin ng Diyos. Pero, anong gagamitin natin ngayon? Yun. Anong gagamitin natin pag napakagaling na natin magsalita? Yung salita pa rin ng Diyos. Tingnan natin yung pinaka-team, ano natin. Verse, sabi dyan, wherefore, laying apart filthiness and superfluity of naughtiness, and receive the meekness, with meekness, the engrafted word, which is able. So, sa verse na to, ano yung nagliligtas? Yung word, di ba? Yung salita ng Diyos na nagliligtas, yun ay may kakayanan na magligtas. So, kaya napaimportante na pag marunong magbasa, malinaw naman yung matanong natin yung sinusolwin, siya yung pagbasahin mo. Okay, actually, nagkakaroon ka din ng ano, na-assess mo rin kung anong klaseng tao to, mabilis magbasa, hindi marunong, English lang ang gusto, or Tagalog lang ang kaya. Ngayon, kahit mga Tagalog yun, nabubulol yung mga tao. Eh. Siguro hindi nagbabasa, malamang. Maraming yung bata, alam nyo ba hindi nagbabasa? Oo. Oh. Kaya nga na-appreciate ko nung kami high school, kami pinag-recite. Ako din, isa ako dun sa mga, may ano nga ako, di ba? May, medyo may kabululan ako eh. Kaya pala ako niloloko ng mga classmate ko. Parang kinakain mo yung sinasabi mo. Kasi nga, ano nga ako eh, introvert eh. Hindi ako makadalas makipag-uusap. And therefore, hindi ko na masyadong na-exercise yung aking pananalita. Therefore, follows na hindi ako nakapagsalita na maayos. Okay? So, ngayon tayo ngayon, pag sila, pag pinabasa natin salita ng Diyos sa kanila, ako, lalo pag King James, makapangyarihan yan. Hindi na matay ang maraming mga witnesses para dito lang, kung dito, baliwala lang to. So, gawa tayo ng another book, Quran. Hindi, gawa tayo mga Pilipino, ano tayo ng ano, ang sarili, hindi ganun. Ang Bible, dahil na matay dyan, dahil yan ay salita talaga ng Diyos. Ang pangyarihan yan. At may mga time na konting naniwala dyan, na mayagpag pa rin sila, dumami, kumunti, dumami. Pero salita ng Diyos ay dyan pa rin. Okay? Kaya ito yung makapangyarihan, ito yung gamitin natin. No? Kaya sabi dyan, it is able, which is able to save your souls. Pwede kaya ito yung pinili kong ano, ito malinaw kasi, save your souls. Hindi ito kaligtasan ng ano, yung sinasabi ni... Kausap ko naman sa Facebook na loko-loko din, mga Hudyo. Na nagkikiling sa Hudyo. Ang kaligtasan na pinag-usapan natin, yung ano. Dapat daw, kaya hindi sila niwala kay Jesus, hindi naman na tayo niligtas eh. Naligtas ba tayo sa mga Roman? Mga to. Yung pa rin nasa utak, lupa pa rin.
Okay? Kaya tayong ligtas ng Panginoong Jesus sa mga kasalanan natin, especially sa impyerno. Amen? Kaya ngayon, gamitin natin as soul winners. Focus tayo dito. Basahin natin, aralin natin. And then, sa mismong act na ng soul winning, pabasa mo sa kanila. Diba? So, naranasan ko rin yun. May pinapabasa. Hindi, kailangan gawa talaga. Sige, magbasa niyan. Ephesians 2:8. O, sige, anong pag, ano mo dyan? Kailangan pa rin ba ng gawa o? Faith lang by grace. Hindi, siya napagsalita. Kasi sinasabi sa Bible, ganun. Hindi, alam naman yan. Hindi ako nag-publish nito. Matagal lang andyan yan eh. So, gamitin natin yung point lang dito sa number 4. Jesus, the Word of God, does the saving. So, pabasa mo sa kanya. No? Kailangan niyan nilang tanggapin si Kristo. Kailangan nilang tanggapin yung salita ng Diyos. Na hindi ikaw lang. Kasi pag nagpaliwanag ka, galing mo pa, kaya ako sumama sa'yo dahil galing mo paliwanag. Hindi ganun. Hindi ligtas yun. Dapat tanggapin niya yung nakasulat dito matagal na. Okay? Kaya natin pinapabasa sa kanila, tayo binabasa natin dito. Hindi tayo sari-sari ng version. Isa lang yan. Pag tinanggap ng tao yan, sila yung maliligtas. Amen? Pero gusto kong banggitin, yung sabi dyan, engrafted. Bakit engrafted? Itong medyo ginagamit nating verse, soul winning, may sinabi dito, bago yung sabihin, tanggapin mo si Jesus, if thou shall confess, okay? Bago yan, may binanggit siya sa salita ng Diyos. Ganda ito, tingnan nyo. Sabi dito, bakit engrafted? Ano ba yung engrafted? Binuktong, di ba? O parang andyan na nakasama mo. Okay? Pero hindi ikaw yan, ha? Pero kasama mo. So parang isang puno daw na ito yung natural tree. Hinanap ko sa Bible, isang base lang ginamit yung dalawa. Sa Romans lang yung graft. Okay? Then, dito sa James. Doon lang siya ginamit, Romans 11, James 1. Wala na. Pero alam natin yung sa graft, sa dito, yun nga, sa halaman, ito yung puno, gusto mong mabuhay ito kunwari, ikinabit mo dyan, ngayon, kabahagi na ba siya ng tree? Oh, doon na siya kumukuha ng nutrients, doon na siya nakasalang, di ba? Doon siya nakadikit eh. So, parang sinasabi dito, kasama pa natin ang salita ng Diyos? Parang yung mga unbeliever. Oh, tingnan natin. Kaya sabi dito, sinabi dito, di ba, kasama natin, pero sabi din sa Romans, but the righteousness which is of faith speaketh on this wise. Say not, eh, by the way, ito yung kinote din sa Deuteronomy. Okay? Sabi dyan, say not in the day not who shall ascend into heaven, that is to bring Christ down. Pagkaligtasan daw, sino mo maliligtas? Eh, parang nagdududa ka. Sabi dito, oh, sino mo mapupunta sa impyerno? Kaya sabi ng 8, ang salita ng Diyos pala, ay ganito pala. Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Sabi dito, the word is nigh thee. So, malapit sa'yo. Even in thy mouth and in thine heart. Ano sabihin nun? That is the word of faith which we preach. So, ibig sabihin pala ito, pag nag-preach ka sa tao ngayon, anong ginagawa mo? Hindi mo siya lalapitan at magtuturo ka ng totally, completely, wala siyang makaka-relate. Hindi siya makaka-relate kasi ikaw lang nakakalam nun. Muslim ako, Kristiyano ka. Kaya pag yung amo, ganun din, Muslim. Ay, Muslim ako eh. As if naman, hindi ka maliligtas, may kaluluwa ka ba? Wala ka bang kaluluwa? Wala ka bang katotohanan? Pag nirelate ko ba si Muhammad, si Jesus, yung mga katotohanan nila, hindi mo maintindihan? Nakuha niyo ba? Ang nasa puso mo yan, ibig sabihin, kailangan ko lang ungkitin yung mga kaya ko tinatanong yung tao pag nag-soul winning ka, parang lumabas yung pinaniniwalaan nila. So, lalabas din yun yung mali. So, ngayon, i-relate mo yung tama, maintindihan nila yun kasi nasabi dito, nasa yun din yun eh. Maintindihan mo yun. Hindi ko kilala si Jesus eh. Pero alam mo yung creator. Alam mo yung katotohanan. Sabi niya, he's the way, the truth, and the life. Alam mo yung paraan. Dapat, kaya nga madalas sasabihin nila, kailangan matuwid ako. Alam nila eh. Kaya introduce natin, kaso walang matuwid. Diba? Hindi ko maintindihan. Wala, kahit mga bata maintindihan na may kasalanan siya, hindi niya kayang ligtas sarili niya, kailangan tagapagligtas. Kaya napintindihin yun. Kaya yung sabi ni Paul dito, yung gospel, na pinipreach namin, alam mo rin yun. Yung parties na
lahat tayo, parang yung definition niya daw na yung logic, lahat yan alam ng tao, kaya nga common sense. Tawag nila minsan, di ba? Kaya sabi naman sa James ngayon, engrafted. So, yung sabihin yung salita ng Diyos na at least kailangan natin malaman para tayo maligtas at maintindihan, yan ay nasa iyo na. So, babalik tayo sa text natin. So, pag nag-preach ka ngayon sa mga yan, ano, na gagawin natin? Tanggapin mo na lang yung salita ng Diyos na actually, alam mo rin naman eh. Yung totoo, alam din naman nila yan eh. Kaya yung pag sa experience natin, pag nag-soul winning tayo, alam natin, pag tumanggi ito, hindi ang dahilan, ay hindi nila intindihan, hindi yung dahilan. Nakabasa ko yan, katami, sabihin nila, kaya hindi na tanggapin, sila mismo sabi, kasi may religion na ako. Anong isabihin nun? Hindi sa hindi nila naitindihan, nananangan sila sa tinuro sa kanila, nagtitiwala sila sa church nila, tinuro sa kanila, hindi sa logic, hindi sa katotohanan na nilagay na ng Diyos sa puso nila. Nakuha niyo yun? Yun po yun. Okay, kaya again, hindi tayo kailangang matakot. Jesus is able to save. Okay, the word of God is able to save. Ikaw, pwede ka rin maging able. Kung hindi mo alam, kaya tinuturoan ka. Kaya mo yan kasi yung ginagawa lang naman natin, pinapaliwanag natin sa kanila, alam na nila na medyo na haluan lang ng kasinungalingan. Ngayon, pag master mo yung gospel, master mo yung sarili mo, yung testimony mo, alam mo, ligtas ka, anong gagawin mo? Hindi ka takot kasi parang ka nagtuturo mag-drive. Ganito lang yan. Hindi nakakatakot eh. Hindi, dati ganyan din ako eh. Diba? Nakakaba, alam ko yan, ganyan din ako eh. So ngayon, pagligtas ka, sabi mo sa kanya, ganyan din ako dati, nagdududa rin ako eh. Ano ba yan, libro na yan? Pero sinabi sa akin ng soulwinner, yan ay salita ng Diyos, anong palataya ako? So hindi mahirap kasi na-experience mo na, okay? The Lord wants us to save you, God save us first, the process can be long depending, hindi pa na nabanggit ito, no? Sa number 3, the process can be long, mahirap tayo matuto, depending on our attitude towards it. So yung iba, mabilis matuto. Okay? Ito yung outline yung nalagay ko sa YouTube. Okay? Yung ibang mabilis matuto kasi naniwala agad siya sa dapat yung paniwalaan. Ano? Ito, anak ko. Hindi ka maniniwala sa tatay mo? Diba? Ano sa palagay mo gagawin sa yung mali ng tatay mo? Yung iba naman, ganun. Hindi ko kilala yan. Pero kung naniwala ka, nanampalataya ka, mas mabilis ka matututo. Okay? Pero yun lang, gusto ko sabihin, minsan, matagal matuto talaga mag-soul winning. Sa iba't ibang kadahilanan, okay? The number 4, Jesus is the Word of God. That's the saving. Siya'y nagliligtas. Pabasa natin yung Bible sa kanila. Sabi dito, with meekness. Okay, dapat, as yung salita ng Diyos ay engrafted na sa kanila. Kaya kailangan, magtiwala na tayo sa, kay Jesus, sa salita ng Diyos. Tiwala ka. Parang malito. Magtiwala ka. Eh, totoo. Minsan, sa palagay mo, mali ito. Ito, tama ito. Ngayon, magtiwala. Ngayon, sila kailangan magtiwala kay Jesus. Tayo, magtiwala din tayo. Soul winning sa kay Jesus at sa Bible. Amen? At magiging able ka pag nagtiwala ka. Diba, nakakita ka naman tinuturuan mo. Magtiwala ka niyo. Hindi matututo yun. Ngayon, kay Stephen, kaya mo yung mag-buy. Kaya kanina si Peter pa. Ito yung latest namin. Si Peter. Hindi niya abot yung ano eh. Yung bike. Eh sabi ng nanay niya, eh, mayroon nga maliit na bata doon eh, malaki yung bike eh. Paano niya nagawa yun? Eh, di step muna, tapos saka siya uupo. Yun, naabot din. Kasi kung uupo ka muna, bago ka magpedal, hindi abot. O magtiwala ka sa akin, kaya mo yan. O di natuto siya, nakita mo yun. Nauna yung pagtitiwala, tapos ginawa niya, saka siya natuto. Ay, kaya ko pala yun. Wala ko, hindi ko kaya eh. Ayan, diba? So, ganun din sa soul winning ngayon. Kala ko, hindi ako makakapagligtas. Hindi ako gagamitin ng Diyos. Ligtas ng kaluluwa. Kasi hindi ko alam lahat. Wala nang nakakalam lahat. Eh, sinubukan ko ngayon. Sinubukan ko yung bata lang muna. Ay, pwede pala. Okay? So, trust the Lord. Use the Word of God. Amen? Amen. Then, lastly, ito yung pinakamadali. Sabi dyan, ito yung sikat, diba? But be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. So kung ikaw ay 10 taong ka lang Kristiyano, hindi ka na gusto ulwin, ang dali. Problema doon. Again, nga sabi natin, pwede ka sumama muna. Pero maraming Baptist church, ha? Again, alisin natin yung mga kulto. Yung Baptist na lang. Ang dami dyan, hindi na gusto ulwin. Nangala kayo. Lalo yung malalaki. Wala, iba, attendee na lang.
Kasi sinasabi sa akin ang salita ng Diyos, kung ikaw ay nakikinig, oh, nakikinig naman ako eh. Hindi mo naman ginagawa. Anong tawag sa'yo? Ha? Niloloko mo yung sarili mo. So, kung kailangan nyo ng, anong tawag dito, ng motivation para mag-soul winning, ito na yun. Si number 5 ko, just do it. Gawin mo na lang. Gawin mo na lang. Hindi ko kaya. Gawin mo. Sumama ka muna at least. Diba? Kasi niloloko mo yung sarili mo. Praise the Lord. Kakanta ka dyan. Ano ba yun? Gandang kanta sa soul winning. Nalimutan ko ulit. Yung, ha? Being in the ships. Yung gusto ko, yung isa. Yung, rescue the perishing came for. Ang lakas ang boses mo. Ganda pa ng, rescue the perishing, care for the dying. Soul winner tayo. Hindi, may busy ako eh. Diba? So just do it. Hindi ko kaya eh. Okay? Kaya nga alamin natin. Kayanin natin. Amen? Just do it. Gawin mo. Doing is obeying. Bata ka pa, pinapasunod ka na, di ba? Bakit? Kasi importante na matuto ka masumunod by obeying. Minsan, pangalawa, people learn as they do. Okay? Pag gumagawa ka na, doon ka lang pala mo, kaya ko pala. Then, you will soon learn that you're also able. Kala mo, dati, hindi mo kaya, gumawa ka, sumunod ka, natuto ka, marunong na ako. So, yun ang gagawin natin sa ating seminar, okay? So, kayo, again, ang soul winning, walang pilitan. Kailangan, natural yun eh. Pero, makakarating kayo doon sa point na kayo na ay marunong na pala, able na pala, na makapag soul win, pag una kayo ay nagtiwala, gumawa at natuto, yung mga yan, sumunod. Okay? Conclusion, you and I can be a soul winner, a preacher of the gospel of the Lord, and you can be very good at it. So, yun, alam ko na yung bagay yung pinag-usapan niya, para maging mabuti kang soul winner, magaling. Kung magaling na soul winner, hindi yung winto. Ah, nagawa ko na yan, dami ko na limit na ganun eh. Ah, dati ganyan ginagawa ko din. Ano ba nangyari ngayon? Bakit bang sinasabi niyo na, oh, tigilan mo na ako, alam ko na rin yan eh. Ano sabi nila doon? Done. Ano sabi sa English? Hindi, ayan. Hindi, yung sabi nila, been there, done that. Yan ba sabi mo? Ayan. Been there, done that. Ibig sabihin, nagdaling na ako dyan eh. Yayabang eh, no? Pero sa totoo lang, kung naintindihan na yung kalooban ng Diyos, titigilan ba nila yun? Hindi ka puno. Hindi ka fruit of the righteous. Hindi ka righteous tree, di ba? So, ngayon, pag marunong ka na, eh, lalo ka maging magaling. Gumagaling ka pa, gumagaling ka pa. Di ba? To the point na isang ano lang, alam mo na agad yung approach. Kasi ganun yan. Pag lumabas ka, tinutulungan mo siya eh. Ano, di ba? Nasa kanya na yung salita eh. Kailangan mo lang, di ba? Draw it out. A man of understanding shall draw it out. Counsel in the heart of man is like a deep waters. So, alamin mo yun na kailangan mo, tulungan mo siya. Okay? Be that soul winner. You are able. You can be enabled. Kung hindi ka able, pwede ka ma-enable. Aralin mo. Sumunod ka. Mag-obey ka sa Panginoon. Amen? So, playin natin yung ating seminar. Maging blessing din sa marami. Okay? Saka sa atin din. Amen? Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa yung mga anak Panginoon na willing maging soul winner. Gusto, we pray na kayo po'y magagabay sa amin lagi. Mga partner na medyo mahirap, magtiwala kami, sumunod. Sundin namin at by obeying kami po'y matututo. Kayo pong malalati lagi sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay.